Hi guys, i-share ko lang sa inyo yung nabili kong pot. Apat nga pala guys yung nabili kong pot para doon sa dwarf snake plant na inilipat ko. Ayan yung mga dwarf ko, kitang-kita nyo guys, napaka-healthy nila. So, naisipan kong ilipat ko na lang kaya yung mga dwarf na snake plant ko na nasa pot at nakalagay lang sa baba. Dahil gustong-gusto ng snake plant na nakasabit siya. So, tulad niya, ng healthy-healthy nila, kita naman guys. Itulad nito, nabulok na yung dahon niya, kaya ilan na lang natira. So, yung mga yan ay lilipat ko kapag nagkasya doon sa pot na binili ko. So, ang gagawin natin guys, ay mag-prepare muna tayo ng soil. Yung soil na gamit ko pala ay dito lang din sa amin. And then, mayroon na yung rice hull guys. Kaya lang, dadagdagan ko na lang kasi nga parang nabubulok na. At gustong-gusto ng snake plant yung mga rice hull kasi mabuwagag ito. So, haluin lang natin. Ayan guys, haluin yung rice hull. Ayan. Kapag nahalo na ito, itatabi muna natin. So, ngayon, ito muna yung tatanggalin ko guys. Ang gusto ko kasi sana ilagay sa isang pot is yung pare-parehas ng varieties. So, ayan, kita nyo guys, ang healthy ng mga roots niya. Pero, kailangan ko siyang tanggalin para hindi siya mababasa at hindi mabubulok yung kanyang leaves. So, tinanggal ko muna. Itatabi ko muna ito guys para tanggalin ko naman itong isa na sa pot ko na nabulok na ngayon dahon niya dahil nabasa tuwing magdidilig ako. Tulad yun guys, oh yan, namatay ng dahon niya kaya maliliit na lang yung natira. So isama-sama ko muna guys sa isang pot yung same varieties. Ginamit ko na pala yung kamay ko para mas mabilis dahil mas gusto-gusto ko talagang magtanim kapag kamay yung gamit ko kasi feeling ko nadidiin ko ng masyado yung halaman tsaka naayos ko ang paglagay. Tulad yun guys, oh. Diba? Nakatatlong piraso ako sa isang pot. So, parang worth it naman yung nabili ko. 30 pesos pala guys yung nabili kong pot. Ayan. So, ayan. Tapos na ako. Magtatanim na naman tayo sa pangalawang pot. Same varieties pa rin ito guys. Pero kapag wala na yung ganyan, maglalagay na tayo ng ibang varieties dahil sayang naman ng space, diba? Tulad yan, isiksik lang natin yung lupa. Pero wag natin ibaon na baon na parang hindi makahinga yung snake plant kasi ayaw nila niyan. Oh guys, oh, ang ganda niya tingnan, 'di ba? Kapag sama-sama sila, siguro kapag lumago na 'yan, ang lalong maganda silang tingnan. Tsaka maganda siyang pang-display kahit sa loob ng bahay dahil ayaw nito yung laging dinidiligan. Kaya sa mga first time na naghalaman, ito yung ma-recommend ko sa kanila, yung snake plant. Photos, ganun. So, ngayon guys, pangatlong pot na tayo. Ang gagawin natin is magtatanim tayo ng same varieties. So, nakadalawang pot na tayo ng same varieties. Pero ang alam ko, maglalagay na yun tayo ng iba dahil ubos na ito. Tulad nito, oh, ang cute niya, diba? May variegation siya na dilaw, kaya nakaka-inlove siyang tingnan. Tinanggal ko na pala, guys, yung bulok na dahon para maganda siya tingnan. At diba, guys, ang ganda niyang tingnan. Ang cute nila. Ang cute talaga ng dwarfs. Ito, guys, bunutin ko rin. Dahil kung pansin nyo, nasunog din yung dahon niya. Kasi minsan, nakakalimutan ko siyang tanggalin doon sa area na naarawan siya. Ito pala, guys, is yung dwarf jade snake plant. So, diba, guys, ang bilis naman magtanim gamit yung kamay. Kaya, para sa akin, kapag kamay yung gamit ko, napapasaya ako nitong mga halaman na to. Ang huli pala ng tanim ko guys is yung bunsil. Ayan, tapos na, 'di ba? Ang ganda lalo na kapag